Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po, mga minamahal. Kaya pala, mga minamahal, kaya niya inaway sa Senator Rizon Tiveros nung time na tinatanong siya kung ano yung nilalaman ng libro. Ito pala yun, mga minamahal. Nag-gets na natin kung bakit hindi masagot-sagot ni Vice President Sara Duterte yung napakasimpleng tanong. Yung napakasimpleng tanong po ni Senator Rizon Tiveros, which is, 'di ba, ano yung tinatanong ni Senator Rizon Tiveros? Para saan yung 10 million budget at kung ano yung nilalaman ng context, ano yung nasa loob ng libro na yon? Kasi pwede naman niyang sabihin, it is all about good manners and right conduct, it is about history, it is about science. Pwede niya namang sabihin ganun eh. Diba, kaso mga minamahal, inaway niya pa si Senator Rizon Tiveros to the point na inungkat niya pa yung mga nakaraan, yung ginawa niyang pagtulong, diba? Yung ginawa niyang pagtulong kay Senator Rizon Tiveros. Kumbaga parang walang utang na loob ba? Kumbaga ang gusto niyang i-point out dito, ako nung panahon ng kagipitan, tinulungan kita. Diba? Tapos ginaganito mo ako. Like, anong connect nun sa tanong ni Senator Rizon Tiveros? So, ngayon nga po mga minamahal, napa-research ako. Ano nga ba yung Ang Kaibigan na libro? Kasi hindi pa naman siya napapublish, diba? Hindi pa siya napapublish. So, ngayon, hinanap ko yung buod kung ano yung ibig sabihin nito. At ito yung aking nakita. Alam nyo na, naluloka talaga ako sa mga kaibigan ko. Wait lang ha, bago tayo pumunta sa libro na Ang Kaibigan, kung ano nga ba yung buod nun. Tingnan nyo, may nag-send sa akin ito. Isang kaibigan ng China at Nikki Buloy. Alam nyo mga minamahal, napakasimple lang po ng ano na yan, tawag dito ng memes na yan. Pero very meaningful. Kasi talagang si Sara Duterte, kaibigan ng isang fugitive. Diba, totoo yun. O, kaibigan din siya ng China to the point na hindi nga siya nagsasalita ng against sa China. Wala siyang pakialam sa bansang Pilipinas kasi kaibigan sila ni China. Kaibigan din sila ng isang pugante, which is si Nikki Buloy. Diba? Tapos meron pang isang memes na sinend sa akin. Tawang-tawa talaga ako dito. Maidagdag nga. Tingnan nyo ha. Isang kaibigang pikon. Tama ba yun yung sasabihin mo na yung magkakaroon ka ng libro pero it is, tawag dito sa sarili mo mismo, hindi mo magawa. Diba may libro siya, Isang Kaibigan. Ano nga ba yung ibig sabihin ng isang kaibigan? Kumbaga pakikipagkaibigan. Pero tingnan nyo yung ginawa niya dito sa isang sheriff. Diba sinuntok niya? Tama ba yun? Magla-lunch ka ng libro, Isang Kaibigan, pero madami kang kaaway? Uy, grabe. Anyway, mga minamahal, ito na nga. Sasabihin ko sa inyo yung buod ng tawag dito ng isang kaibigan na sinasabi ni Sara Duterte kasi lumalabas dito mga minamahal kapag naaprubahan to, ito po ay free ads campaign na sa kanya kasi itong librong to political book. Oo mga minamahal, itong librong to political book. Namumuliti ka kasi kaya hindi niya masagot. Tingnan niyo ha. Oh, sabi dito, VP Sara launches Isang Kaibigan, which is yung November 23 po yan, 2022. So, Vice President Sara Duterte launched her book, Isang Kaibigan, at the Esteban Abada Elementary School in Quezon City. Drawing from her personal experience! Personal experience, mga minamahal. Nakukuha niyo yung punto? Yung librong yun, sinulat niya based from her personal experience. Oh, nagigets niyo niya? Meron ditong pamumulitika. Kaya nga sabi ko sa inyo, political book, itong Isang Kaibigan. Kumbaga nagsisimula silang i-brainwash yung mga kabataan. Okay, personal experience and portraying the essence of true friendship. Yun. Doon pa lang meron ng patama. Sino yung pinapatamaan niya dito? Sila Marcos. Diba? Sino yung pinapatamaan niya dito? Walang iba kundi sila PBBM. Kasi ano yung sabi niya? Tingnan mo ha. Wait lang. I-cut lang muna natin ha. Ano yung sabi niya dito? Pakita ko sa inyo yung video, mga minamahal. Tingnan niya. Pakinggan niyo tong sinabi ni ni Vice President Sara Duterte. Wait lang.
Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Mm. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects, si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na naman. Created. Oh, so, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo presidente. Hindi ko gusto tumakbo Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yun. Oh, diba? Diyan pa lang, nakukuha nyo na ang kaibigan. Kumbaga nagsilbi siyang kaibigan sa mga taong ito. Kasi sabi niya nga daw, kwento niya yun, yung lumapit daw yung dalawang Marcos. Hindi ako makapaniwala doon, mga minamahal. Kasi in the first place, di ba si Bongo? Ano ba yan, papa si Mima? Kasi di ba si Bongo? Oh, yun yung inendorso ni, tawag dito, ni Duterte, ni former President Duterte. Inendorso niya si Bongo. Eh bakit hindi doon kumampi si Sara Duterte? 'Di ba? At saka mas naunang nag-file si PBBM kontra dito kay Sara Duterte. Ang lakas din ng apog ni Sara Duterte, no? Anyway, kwento niya 'yan. Oh, kung ha, 'di ba? Inendorso ni former President Duterte itong si Bongo. Kung malakas si Bongo, nag-pursue 'yan. 'Di ba? Kasi sa tutulungan ni Duterte, 'di ba? Inendorso ni Duterte si Bongo. Oh. Ano yung nangyari? Nag-back out si Bongo. Bakit? Kasi mahina. Inindoso ni Duterte si Isko. O ano yung nangyari kay Isko? Natalo. Diba? To the point, yung betrayal dito, kayo yung gumawa ng betrayal. Bakit? Kasi yung mga loyalists, inutusan ni PBBM na iboto straight. Samantalang yung mga DDS, ibinoto si Sara, ang presidente nila, si Isko. Diba? Kaya nga mas lamang yung boto ni Sara Duterte eh. Oh. Tapos sasabihin mo, ang kaibigan. Okay. Basahin natin ha. Drawing from her personal experience and portraying the essence of true friendship, the book tells the story of a parrot helping an owl rebuild his home that was destroyed by the typhoon. Halata nga. Halata nga, mga minamahal. Nakukuha nyo na yung punto? Oh, siya daw yung parot. Matulungin daw siya, madami daw siyang kaibigan. Punyeta. Madami kang kaibigan, nandyan yung China eh. Madami kang kaibigan, nandyan si Kibuloy eh. Nandyan yung mga drug lord eh. Eme. Diba? Talagang madami kang kaibigan. So ngayon, ang tinutukoy niyang owl is si Marcos. Hoy, i-deny mo man to, pero ito talaga yung nasa libro. An owl rebuild his home that was destroyed by the typhoon. Oh, yan na yung ano, yung mga dati-dating issue. Hindi mo ba alam kung gaano kadami mga Pilipino ang nag-aabang sa mga pagbabalik ng Marcos? Hindi mo ba yun alam? Ha? At saka, in the first place, hindi man nanalo yung ama mo kung hindi dahil sa mga Marcoses. Lumapit sila kay Amy. Di ba? Ano yung sabi ni Duterte noon? Kapag hindi niya ma-solve yung crime rate sa bansang Pilipinas, ang gagawin niyang presidente si Marcos. O ngayon, sino yung totoong tumulong? Nyeta! Awit talaga tong si Sara Duterte, no?
Okay. The vice president was delighted to have fulfilled one of his dreams. During the lunch, she read the book to grade 3 students. She later gave signed copies of the book to the students. The vice president stressed that the book is not for sale. Instead, she wanted to be source of inspiration for the students to write their own stories. Duterte continues to encourage young minds to read and study them to persevere in their education journey. Okay. Ganito kasi yung punto dito, mga minamahal. Itong libro na to, halatang politically motivated. Unang-una, nandyan yung pangalan niya. Diba? So, yung mga bata, may mga magulang. Kitang magulang, kitang pangalan, boto. Tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya, mga minamahal, kay Risa Ontiveros, which is hindi naman po minention ni Senator Risa Ontiveros, pero siya na po mismo yung nag-mention. Accurate yun. Tama yun. Nandun yung pangalan niya. It is a free ads campaign para sa kanya. Pag maaprobahan to, free ads campaign, gamit ang pera ng taong bayan. Ang lakas ng apog ni Inday, no? Tingnan mo. Hindi pa nga 2028 election, nangangampanya ka na. Gawin mo muna yung trabaho mo bago ka pumunta sa isang trabaho. Lay-lay ng election, nangangampanya ka na, punyeta. Hindi ba naman tarantado? Ay, grabe ka talaga, VP. Kaya dapat mapigilan tong ma-launch itong librong to. Kasi politically motivated to, political book to, namumuliti ka. Ay, anyway. Yun lamang po, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.